Magandang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Crown Star. Nagyaya nga pala ang tropa na pumunta kami kay Diwata Paris Overload, pero ang ending ako pala ang taya. Hindi naman ako nag-aalinlangan mga Crown Star, kasi bukod sa nakapanlibre na ako ay may videographer pa ako at the same time makakapag-vlog pa ako. Yan naman kahit ang aga-aga pa at wala pang ligo at wala pang toothbrush, ay agad kaming tumungo dito sa May Pasay mula sa Cavite. Para nga dayuhin ang binabalik-balikan, pinipilahan at pinagkakaguluhan ng isang stunt celebrity na may owner nito na matatagpuan lang dito sa May Diokno Boulevard sa May Pasay City. At ito nga ay walang iba kundi ang super trending sa buong Pilipinas, ang Diwata Paris Overload. Bago pa nga tayo matrap sa mahabang pila na naman dito araw-araw ay ito, pumila na tayo sa pinakaang pilahan nila. Magkahiwalay nga ang linya para sa Diwata Fried Chicken at para sa Diwata Paris Overload. Sa pilahan nga katabi ng Diwata Paris Overload ay makikita nyo o madadaanan nyo ang bago bukas na Diwata Mini Mart, kung saan nagserve sila dito ng iba't iba klase ng mga goods. At shoutout kay ate kung saan siyang i-charge dito sa pinakaang payment counter nila. At after mo nga magbayad ay dito nila ini-issue yung pinakang litsyong kawali, kasi ito yung kanilang pinakang station kung saan unang-una tayong dadaan. At siya nga pala yung kasama ko na siyang in-charge namin para sa pagkuha ng litsyong kawali. O ayan o, tingnan nyo yung litsyong kawali o, nakakatakam na. At ang susunod namang station ay para naman sa paglalagay ng Diwata Unlistabaw. Imagine sa halagang 100, meron ka ng soft drinks, meron ka ng Unli Rice, meron ka ng Unlistabaw at syempre ang ating litsyong kawali. At syempre, speaking of Unli Rice, dito naman yan sa station na to nila, idinidistribute o ibinibigay. Yan naman, kapag nabitin ka sa rice mo, dito ka lang babalik ng babalik hanggat hindi ka pa nabubusog. Buti pa yung Unli Rice, binabalik-balikan. Sana all! Okay, this time mag-claim tayo ng soft drinks. Punta naman tayo ngayon sa kanilang pinakang soft drinks station. Drinks station nila. Dito ay matatagpuan sa pinakang dulo ng kanilang mga food stations. So, ibibigay ko lang ito. Sa pinakang soft drink station nga nila ay tatanungin ka kung alin ang gusto mo. Papipiliin ka nila kung Mountain Dew ba o pinakang Pepsi Cola. So sana all may pamilyaan at tinatanong kung alin yung gusto mo. At syempre, shoutout nga pala sa napakabait nilang in charge para sa distribution ng kanilang soft drinks. Ayan siya o, talaga nagpakit pa siya o. At sa mga nauuhaw pa o nabitin sa soft drinks, andito lang ang holy water ni Diwata. Sa halagang 100 na yan ay hindi talaga ako magtataka kung bakit pabalik-balik o talagang pinipilahan o pinagkakaguluhan itong Diwata Paris Overload. Kaya naman, hindi lang mga taga Metro Manila ang dumadayo dito. Maging mga taga Karating Probinsya ay talaga naman pumupunta rito para matikman ang Diwata Paris Overload. At bukod nga sa masarap na pagkain ni Diwata, ay organisado din ang kanyang kainan dito. Ayan, kung mapapansin nyo, meron na siya ngayong kitchen at dito na nga niluluto yung mga kanin at yung mga ulam niya na binibenta dito. At ito, meron na rin siya ngayon dito ang comfort room. Kaya naman, wag na po sanang i-bash si Diwata na madumi ang kanyang kainan. At para naman sa may mga dalang sasakyan, kagaya ng motor, ng bicycle, at saka ng mga four wheels, meron din po dito parking area. Napakaswerte namin ng araw na yan kasi bigla na lang dumating o bigla na lang lumabas itong si Diwata. Nang magpakita nga ang Diwata ng Paris Overload ay agad naman siyang pinagkaguluhan ng mga tao dito. Lalo-lalo na ng mga parokyano at talaga namang instant celebrity talaga ang peg dito ngayon ni Diwata. Siyempre, hindi magpapatalo si Ronstar TV, kaya naman kahit kumakain pa tayo ay agad naman nagmadali tayong pumunta kay Diwata para naman siya ay ating makatabi at makasama at makita ng personal. Oh, you know, napakarami po dito talaga na nagpapapicture kay Diwata. Sobrang dami yan. Instant celebrity po talaga siya ngayon dito. At yun nga lang, parang wala sa mood si Diwata at parang medyo wala pa yata siya tulog o wala pa siyang gising. Pero nung niyakap ko siya, ay parang nagkaroon ng spark ang kanyang mga mata. At ewan ko ba, bawat labas niya, hindi ko talaga maiwasan na talagang magpakuha o magvideo na kasama siya. Paano ba namang hindi? Ito talaga yung klase ng tao na dapat iniidolo natin mga Pilipino. Bakit ba naman? Kasi siya talaga yung sample ng isang tao na talagang literal na galing sa rags to riches at talagang nagsikap sa kanyang buhay at talagang nagporsige para siya ay magtagumpay. Grabe, sobrang bait po niya at talagang pumapayag po siya na magpa-picture at saka magpa-video po sa kanya. So ganyan po siya ka-down to earth. At ayun nga, sa sobrang bait niya, muntik pa nga siyang madapa. Joke lang po, Diwata. Diwata pa, shoutout naman, Ronstar TV. At dahil paus nga si Diwata at hindi siya makakapagsalita na mahaba ngayong araw na ito, ay nilantakan na namin ang pagkain namin na in-order sa kanya.
Dito nga sa kanyang pinakang dining table ay matatagpuan ang mga pampalasa at maging yung magagamiting kutsara ay nandito na rin kaya wala ka nang hahanapin pa pag upo mo mismo dito. Pero ang advice ko lang, agahan nyo para hindi masyadong marami ang tao. Ano lasa? Parang mabubulunan ka. Mainit ba yung rice? Ha? Para hindi ka makausap ngayon, ha? Ano masabi mo sa size? Sobra. Ano sobra? Laki sobra. Okay lang. Okay lang. Sulit ba yung 100? At syempre, usapang sulit lang din naman kaya sulitin natin yung 100 na yan. Kaya tayo naman ngayon ang lalapang o kakain ng kanyang Diwata Paris Overload. At talaga namang ang verdict natin dito ay sulit na sulit po talaga ang 100. Meron ka ng soft drinks, meron ka ng lechong kawali, at talaga namang meron ka ng only rice at only holy water. At ito napakalalaki din po ng kanilang Diwata Fried Chicken. At sulit na sulit ang 120 pesos po dito. Kaya naman tara, tikman na natin! At ito na nga, nandamputin ko nga ang Diwata Fried Chicken ay talaga na magmamamangha ka sa laki dahil halos kasing laki o kasing lapad na ng aking mukha. At pag ito talaga ay kinagat mo, sobrang juicy din na talagang pangmanakasan talaga ang kanyang Diwata Fried Chicken. Ito talaga yung masasabi mo na 120 pesos na talaga sulit kasi ba naman may soft drinks ka na, mayroon ka ng only rice. At the same time, napakalaki talaga ng kanyang fried chicken at talaga namang mag-enjoy ka talaga pag kinain mo kasi sobrang juicy na, napakasarap at para ka talaga kumain sa isang fast food chain restaurant. At shoutout po sa mga nakasama ko sa table na dumayo pa rito na pangalawang beses na mula naman po sa lalawigan ng Rizal. Shoutout din doon sa dinat na namin sa table kanina ng mga taga-Caloocan. Lalong shoutout kay nanay na napakalinis sa kanilang table. Ayan no. At pagkatapos nga namin kumain, ito naman Sir Betty sa labas ang aming inupakan dito sa may Diwata Paris Overload area. So napakarami talaga na natutulungan ni Diwata kaya naman suportahan natin ang kanyang Paris Overload dito sa may Pasay. Thank you so much for watching and see you on my next video.